tanggap ng gini. Hello guys, good evening. So magsasalang po tayo ngayon ng cylinder head. 4DR5 cylinder head mga guys. So ituturo natin kung paano tayo mag pakagat. Siyempre masalang na namin. So kailangan may kasama rin kayo para safety. So lalo na sa mga baguhan dyan. So kung nakita nyo may nakalapat ako dito na live sinter, parang tinukuran ko siya para sa paggalaw ko dito safety na hindi siya malalaglag. So una guys, pag hindi pa natin ito masalang, kailangan sukatin natin yung kapal ng cylinder head para ma-apply natin dito sa jaw, para hindi na tayo mangangapa sa pag slapat natin. Mahigpitan natin kaagad, tsaka maipit natin siya kaagad. So ituturo natin ngayon kung paano mag-sintro ng cylinder head. So kailangan din natin ito guys, yung para madali natin siya maigalaw, sumunod siya sa atin. Kailangan natin lagyan ito ng kalso dito, yung June ito sa lapatan. So lagyan natin ng kalso guys. So dahil may live sinter tayo na nakatutok, kampantin tayo na gumalaw dito na hindi siya malalaglag, for safety. Sabay kita natin. So ganun din dito sa kabila. Medyo hindi nakikita eh. Ayan guys. Dahil may sapin siya guys, pag pinalo natin dito, kung sa in case na isintro natin siya, gagalaw siya rito. So pwede siyang umurong. Pero pag wala, hindi siya basta-basta makaurong, dahil alam mo naman matalas yung gilid ng June ito. Yan, medyo matalas. Kaya kailangan talaga sapinan. Yung dito naman sa kabila guys, hindi ko na siya nilagyan ng sapin para kumapit siya, kasi medyo hindi siya umabot dito eh sa flat na ito, medyo hindi siya umabot. So ang ginawa ko, hinayaan ko lang siya na ganun para yung talim nito kumapit doon sa surface na nilalapatan niya sa cylinder head. At least safety siya na hindi siya gagalaw. So subukan natin higpitan uli. Okay. So sa pagsintro natin guys, lalagyan natin ng surface cage dito. Dito tayo lagi sa dulo maglagay ng surface cage, kasi minsan yung block nakapilipit o di kaya banana tight. So kailangan dito tayo lagi sa pinakadulo magsintro, para kahit pilipit siya dito sa gitna, ang ending niya pantay. So hindi tayo mawawala, kasi kung dito tayo sa gitna mag-sintro, malamang yung dito sa pinakadulo malayo, maaring hindi maabot. So kailangan dito tayo sa dulo lagi, ito yung gauge natin ito, dito sa dulo naka dito siya lagi naka-abang para ma-sintro natin ng maayos. So yan, medyo malayo dito guys, medyo hindi lang makita kasi gabi ngayon, overtime tayo ngayon eh. Dahil bukas may isasalang kami na tatapusin na busing. So dito guys, lumalapat siya. Dito naman, malayo siya. Siguro mga 3 mm. So papaluin natin dito para umangat siya. Ito naman, release lang natin ng kunti. Yan. Para
sumunod. So hanap ako ng okay, check natin. So, parang hindi pa siya umangat eh, medyo mahigpit kasi masyado yung pagka mahigpit kasi masyado yung pagkabanat ko eh. Malayo pa. So ang gagawin ko guys, luwagan ko siya ng kunti. Yan, luwagan ko siya ng kunti. Luwag bago balik. Para hindi naman tayo mahirapan mag sintro. So wala pa rin. Hindi pa rin siya umangat. So testing. Mahirap talaga isintro guys, no? Ito lang naman na medyo mahirap talaga guys isintro, pero pag magpakain ka na, pwede ka na maupo at magsipul-sipul. So iurong ko ito guys dahil siguro hindi siya dulo kasi yung kumakapit dito eh, yung dyo na ito, yung pinakadulo na ito, ito yung kumakapit. So kung diyan sa kumakapit, kung ang tim ang ganti niya dito sa kabila hindi pantay, hindi talaga siya maurong. So ililipat natin ang June ito dito, iurong natin ng kunti. Baka sakaling gumalaw. Yun, yan, iurong natin dito. Yan, sa dulo. So may ugali din kasi ito guys eh, kailangan din ng diskarte para mapasunod natin. So yan guys, dyan na siya sa dulo guys, nilapag ko na sa dulo. Andere, ganun din. So din guys, konting-konti na lang. So nag-move na siya ng konti kahit hindi ko pa siya napalo, no? So hindi ko pa siya napalo pero nag-move na siya ng konti. So papaluin natin. Ayun, kumagawa siya guys. Ayun. Ayun, kumagalaw siya. Oh, pero meron pa talaga. Ayun, malaking galaw sa kabila. Ayun. Ayun. So, mayroon pa talaga. Ayun. Konti pa talaga. Okay.
So, hindi tayo matakot, no, dahil may ano tayo dito, may tigil. Takot na kumaripas ng takbo. Ayun, so malapit na siya sa katotohanan. Kahit hindi nyo na makita, ako na lang magsabi sa inyo kay madilim eh. So, pero dito guys, medyo lubog. So, ito dikit. Dikit siya dito, no? Mga 1 mm. Dito sa kabila, halos 3 mm siya. 2.5. So, paluin ko dito para umakyat. Ayan. So, okay. Ayan. Okay, halos pantay na. So, ididikit ko ito, guys. Ididikit ko ito yung surface gauge ko. Ididikit ko siya ng dikit na dikit talaga para makita ko talaga yung pinaka-diferensya. So, ito guys, hindi siya madali isintro dahil hindi siya mahirap isintro dahil yung cylinderid nito guys, hindi naman talaga siya deform, hindi naman talaga siya bingkong. So ang nangyari lang nito kasi guys, marami siyang kinain ng corrosion dito. Ito malalim, marami siyang butas-butas. So ang ginawa nila, niliha lang nila, pero nag-overheat pa rin siya dahil sumisingaw. So marami siyang ito, may mga malalim talaga, kaya sinuggest ko talaga sa nagdala dito na may-ari, nag-alboruto na siya dahil malaki na daw yung gastos niya. Sabi ko, lumalaki ang gastos mo kasi hindi mo sinasigurado, baklas ka ng baklas, palit ka ng palit. Kaya sabi ko, para sigurado na i-reface natin para hindi ka na mamblema. So ang inaano lang nila, barado, at saka mahina daw yung mahina daw kasi yung tubig. Sabi ko, pag ang compression ng cylinder pumupunta doon, sumisingaw, pumupunta sa tubig, talaga maghina ang tubig kasi itutulak ng kompresyon. So isa yon. At the same time, baka barado din. So para masigurado tayo, i-repis natin. Kasi kung hindi natin i-repis, una lang yan, sa unang ilang buwan, nagamit mo ng sasakyan pag bagong cylinder head gasket, pag bago, maganda talaga yon. So makakabiyahe ka lang siguro mga 5-6 dito. Doon na yon, babalik na yung dati niyang ugali kung hindi natin i-replace. Kaya ito yung solusyon talaga na ma-replace. At salamat naman at naniniwala din siya sa akin. Kina-replace niya rin kaya si magbabayad siya sa akin eh. Ayun. So, hindi naman kasi akong tipo kasi regular customer ko na yon. Sinasabi ko rin sa kanya kung pwede pa. Pwede pa, pwede pa. Pag hindi pwede, hindi talaga pwede. Ayun, medyo pantay na talaga siya. So, kailangan dito guys, maliwanag talaga yung mata nyo. No? Na kahit medyo kunting-kunti na lang, makikita nyo pa rin yung distansya. So, kung hindi naman, halimbawa gusto nyo makasiguro, gamitan nyo ng dial gauge. So, i-re-check natin ng dial gauge. So, pero dahil dito may ano pa eh, may konting diferensya sa dito. Pantay na lahat siya, yung dulo-dulo na lang nag-slide siya ng konti. Pero napakaliit. Mga pa na lang, siguro mga 0.3. So, nakikita ko pa yan ha, mga 0.3 na lang ha. Ayan, nakikita ko pa. Ayun, pantay na. Pantay na talaga guys. I-recheck natin sa dial gauge. Makuha lang ako ng dial. So, lalapag natin dito. Ito guys, ginawa ko lang to ang stand niya eh. Wala akong pambili ng magnetic eh. Dapat ito magnetic para pwede mo siyang ano yun? Okay. So, chichik ko muna.
Yan. Kung kakayanin. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, so ayan, nakikita nyo. Oops. Hindi ko lumatras eh. Ayan, kabilang dulo mga guys. Ayan, mataas dyan sa dulo. Pero pagdating dito sa kabila, bababa siya. So, ayan. Pagdating naman dito sa kabila, ayan, sa gitna mataas siya. Oh. Pagdating dito sa dulo, bababa siya. Ayan. Tapos, dito, ayan, medyo mataas siya ng konti. So yan guys, hindi na naman natin talaga ma-perfect yan siya dahil ito nga yung cylinder head na ito, may diferensya. So pero yan, pag na-repiece na natin, mahabol lang ang ganyang mga clearance na 5 guhit, mahabol na natin yan. So 5,000 lang yan eh, 0012 eh. So ngayon, para ma-confirm talaga natin, ito yung ano natin, yung tailstock natin, i-atras na natin to. So atras po natin siya. Dahil nahigpitan na natin ito, kahit paikutin natin yan, basta mahigpit na siya, paikutin na natin, hindi na yan siya basta-basta gagalaw. So ganun talaga sa actual guys, medyo mahaba yung oras sa pagsisintro. Lalo na nagdi-demo po tayo. Kaya medyo tsagaan talaga natin. Okay. Ngayon, ngayon guys. Papakain na natin sa dulo, mano-mano. Bago tayo mag-start ng pakain, i-sure natin 'to. Siguraduhin natin guys na yung dito ng yung sa ilalim banda, yung sa bed, hindi magano, hindi magtama dun sa block kasi naka-over gap na siya eh. So papasok siya sa gap. So papakainan ko siya dito sa dulo guys, paguhitan ko siya para makita natin. Yun, medyo malaki ang yun o, malaki talaga yung tama niya o. Yan. So iangat natin, i-atras natin ng kunti, may sabit na yung kabila, walang sabit. So iangat natin ng kunti, titingnan natin, baka dito lang din ang portion na ito, baka dito lang din, dito sa kabila, wala. So pakapakain na natin. Yan. So
ito lang talaga yung portion na guys, yung sumasabit. Yung dito naman sa baba guys, napakalayo, no? Napakalayo talaga niya. So check natin uli. Yan, so dito sa kabila, okay, halos pantay. So dito talaga mataas talaga siya guys. May bukol talaga siya dito. Oh, kita nyo wala na siya guys. Malalaman nyo yan sa malalaman nyo sa kain. Yan oh, ang laki oh. Yan, pero dito sa kabila, dito sa kabilang dulo wala pa. Yung tatlong side, hindi pa kumakain. Pero yung isang side, kumakain na. So, alamin pa natin guys. So, ito kumain na rin siya. So, ibig sabihin, kumain siya dito, kumain siya doon, lamang ng konti. So, yan ang sinasabi ko na kailangan double check lagi natin. So, ang gagawin ko guys, paluin ko dito ng konti, may balik siya natin. So, sa mga ganito kasi guys, sa mga deform, malilito ka talaga sa surface gauge, sa dial gauge. Pag ginamit mo yung dial gauge, malilito ka talaga. Kasi hindi siya stable eh. So, pero kung i-actual mo siya, napasabitan mo siya, pasabitan mo ng pasabitan ng kain, makikita mo talaga. So, mas maliwanag siya. Ito papaluin ko ng konti. So, meron pa talaga. Ayan, lumapat na siya oh, parehas oh. So, paluin ko pa ng konti guys. Ayun, wala siya. So, sa tunog na lang tayo, sa tunog na lang tayo magbabase. Ayan, sumabit. Ayan, oh, so dito may kain siya lahat. Tututut, nagaano siya eh. Sumasayat siya eh. Ayan. Ito malaking sabit niya dito, dito sa kabila, halos wala na. Andito naman sa kabila, oh, sabit siya lahat. So, may kunting sabit na siya dito. So, ang ano na lang, kunting pukpok pa. Guys, may guhit na siya. So, parehas na yung guhit niya, oh. Yan, gumuguhit siya. Yan. So, ipakain mo pa ulit. Yan. Okay. Yan, abot na. So, iurong natin kunti para yan. Okay. Ibig sabihin, guys, pag niripis natin ito, magsimula tayo dyan. Pag niripis natin ito, yung kalalabasan nito maabot natin siya. So kaya ang pagpakain natin dito, kailangan mababaw lang para maabot pa ng repeats natin. So i-repeats na natin guys. Okay na yan siya. So, ganahin natin guys yung cross feed ito para magtakbo-takbo siya. Tapos speed lang po tayo guys ng 125. So 125 lang po yung speed po natin.
Okay, check natin. Yan. So pagpakain po natin, guys. Okay. Ayan naman. Idikit po natin itong talin. Dikit natin dito. Dito banda. So, unahin natin dito tayo magsimula papunta dito. Iiwan natin yung gitna. Kasi once na yung cylinder head nag-deform, mataas dito ang dulo kung nag-banana type. Usually ganun. Or, malaking, manipis dito ang kain, malaking dito ang kain sa kabila. So, malamang dito, maliit lang ang kain dito sa gitna. Pagdating dito sa dulo, lumalaki. So pag malaki, pag lumaki na dito, maaaring magkaroon ng problema. Maaaring magbago yung kain ng talim natin, maaaring sumadsad. Pag sumadsad, pag gumuhit, naku, malaking problema. Kaya dito tayo magsimula. Ito lang yung portion na ito dito, papunta dito. So i-check natin na kailangan naka-engage na yung cross feed natin sa tamang ikot. Ito may ikot siya, pero papunta doon, papunta dyan, kailangan ang ikot kabaliktad. Okay, ito na guys. So, okay, bukan na natin magpakain. So, sayad muna natin. Sayad natin dito, check natin kung tama ba yung pagka-setup natin. Yan, okay, parehas. Yan, oh. Kumakain siya. Umuguhit. So, ang gagawin natin, ayan natin ang kaganon, tapos may kailangan, may numero yung galaw natin. Nasa susunod, pagbalik natin doon, hindi tayo malagilaw, may mga maliligaw. May mga gates din yan siya dito sa cross sa compound race. So, yan, oh. Yan, man. Kailangan mahabol. Ilalim ng gilid. Ilalim ng gilid. Kailangan mahabol. Tama-tama lang ito mahabol. Yan. Kaya pala singaw na sa gasket. Inasa kasi ito nila, eh. Tornilyo yan, hindi na magaba.
Ha? Tornilyo yan. Hindi rin. Kasi ayaw yung gasket pa wala. Gitna na naman. Meron talaga hindi naabot to. May matagal ng hasa nila nito. Hiniha kasi nila to eh. Hinasa nila ng hinasa. Pantay ka. Pantay. Wala na luwak. So yan. So yan na guys. Yan. Wala na.
pantay na guys. Ganyan lang pag pipis. Oh, eh.